How to open BPI online banking account. In this video, pag-usapan natin kung paano ka makakapag-open ng BPI online banking account gamit ang computer mo o ang cellphone mo. At kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko ngayon yung computer ko and bala kong mag-open ng BPI online banking account. Pwede rin tong gawin sa cellphone. Ito yung sa cellphone ko, i-open ko yung BPI mobile app. And mula dito, pwede na akong mag-open ng BPI online banking. By the way, dinownload ko lang to sa Play Store. Pwede rin naman to i-download sa App Store. Hahanapin nyo lang or i-search nyo lang yung BPI online app. And then from there, pwede na siyang install. Sa akin, naka-open na button na siya kasi nga installed na yung app. So open ko ulit to. Ngayon, gagawin natin siya ng sabay sa computer. And dito sa computer ko, i-click ko muna tong login. And ngayon, gagawin na natin siya ng sabay. Sa computer, ang i-click natin is yung register now. While dito naman sa mobile app, i-tap ko yung open an account now. Dito sa computer ko, right away, ito agad yung nagpakita. Yung 3 steps para makapag-open ng BPI online banking. While dito naman sa phone ko, currently dalawa yung papakita. Registered to online banking or open another deposit account. Sa iba, pwedeng 3 yung nagpapakita lalo kung wala pa kayong BPI bank account. Which is iba naman yon. So proceed tayo. Piliin ko dito sa phone ko yung registered to online banking. And then, tap ko tong get started. From here, magiging parehong-pareho na yung proseso niya. Enroll to BPI online yung parehong nakikita natin. Pag pinili natin yung product, pareho yung choices. Deposit, credit card, or consumer loan. So kung meron kayo ng mga debit cards katulad nito or yung passbook sa BPI, ang pipiliin nyo is yung deposit. Ngayon naman kung meron kayong credit cards, ito yung mga ino-offer ng BPI na credit cards or possible may mas bago pa rito or mas luma pa dito, ang pipiliin nyong option is yung credit card. Kapag naman loans like personal loan, katulad nito, yung housing loan, or yung car loan, pipiliin nyo is yung consumer loan. Sa akin, ang meron ako is yung ATM or yung debit card kung saan pwede ako mag-withdraw sa mga ATM na machine. Click ko yung deposit. Tap ko yung OK dito sa phone. And then from here, parehong-pareho na yung magiging steps. Meron na akong step 1, step 2, step 3, both sa computer and sa cellphone ko. And since pareho lang yung magiging process moving forward between the phone and also sa computer, proceed na lang tayo sa pag-register or pag-open ng BPI online banking dito sa computer since mas malaki din naman yung view. And again, pareho lang yung magiging requirements, yung magiging process sa pag-register kahit ang gamit mo is yung cellphone or yung computer or laptop mo. And dito sa deposit, pwede ka kasing mag-open ng bank account online, which is ibang process pa siya. But for this one, kung meron ka ng bank account number sa BPI, kung meron ka na ng ATM or passbook or yung credit card nga or consumer loan account number, pwede na mag-proceed sa pag-create ng BPI online. Ibig sabihin nito, pwede mo makita yung transaction history, pwede ka na magbayad ng bills online, and pwede ka rin magpadala ng pera online lang. And now, proceed tayo. I-enter ko lang dito yung deposit account number ko. And then, enter ko lang yung birthday. Click ko lang to, I'm not a robot. Para naman sa phone, ang gagawin nyo is kailangan nyo i-solve yung problem dito. Like, pwede kong i-enter yung 0. And from here, pwede nang mag-proceed. Tap next or click next. Kung sakaling mali yung account number na in-enter ninyo or hindi nag-exist sa BPI, ganito yung error message na makikita ninyo. So, i-correct ko lang yung deposit account number and proceed tayo sa next step. Para sa step 2, kailangan na mag-create ng username and password. Itong username, gagamitin na natin itong pang-login sa BPI online banking. So, 6 to 12 characters lang yung pwede dito, combination siya ng letters and numbers. Now, for the password, kailangan sundin yung mga requirements dito. May letter siya, big letter and small letter, dapat din may number, and may isang special character. At least 8 characters din yung password dapat. I-enter ko lang dito yung password ko. And na-follow na yung requirements, i-retype ko lang dito yung password ko. This time, kailangan ko nang i-enter yung email address ko. I-confirm ko lang din yung email address na nakalagay dito sa bandang taas. Proceed tayo, check ko lang tong terms and conditions. Pwede nyo basahin tong terms and conditions by clicking this link. And ito yung terms and conditions na meron dito sa BPI online banking. How did you learn about BPI online? Pwede nyo isagot dito kung paano nyo siya nalaman. Pwede via YouTube. Click ko yung submit.
This time, kailangan nating hintayin yung code na ma-receive sa phone. So, click ko itong yes, send me the code. And enter ko lang dito yung OTP or one-time password. Click submit. Ito na, meron na tayong BPI online account. So, click na natin itong go to login page. Ganon kabilis mag-create ng BPI online banking. Meron na tayong confirmation. And yung username and password na kin-create natin kanina, gamitin natin dito sa pang-login. So, ito yung unang makikita sa pag-login sa BPI. Since nakapag-create na ng BPI online banking, this time, pwede na natin i-access yung bank account natin online. Pwedeng gamit yung sa computer or yung sa cellphone. Dito muna tayo sa computer, click ko itong login. By the way, nandito ulit tayo sa website ng BPI, that's bpi.com.ph. And then, click natin itong login. Ito rin yung nakita natin kanina. Imbis na register now, login na lang. Ilagay lang dito yung username and password. And click login. Ito agad yung una nating makikita. Pwede tayo magbayad ng bills. And make sure lang na dapat tayo lang nakakaalam ng username and password natin. Huwag din magbibigay ng OTP or one-time password sa ibang tao. Hanggat maaari, huwag din mag-login sa computer or sa cellphone ng iba kapag gagamitin yung BPI online banking. Sa phone naman, pwede na tayong mag-login. So, tap ko lang tong mga next. Click ko tong login in case na first time ulit natin. And i-enter ko lang username and password. And click login. So, i-register natin tong device and mag-send na rin tayo ng OTP. So, yes, this is my number. Click ko lang yung continue. Click ko lang din yung allow. Allow ulit. And dalawa kasi yung SIM card ko dito. So, click ko lang tong okay. By the way, dito sa computer ko, nag-expire yung session. So, ganun yung may experience nyo just in case na nag-login kayo sa dalawang device. Kung napansin nyo, nag-login ako dun sa cellphone ko. And yung nakalogin na isa is nag-log out automatically. So, mas safe nga naman yun. Also, may na-receive din akong text about sa ginawa nating pag-login. And click ko lang tong get started. From here, nakita ko na agad yung account ko sa BPI. Parehong-pareho yung sa interface kanina or yung mga features na meron. Pwede kang mag-transfer, magbayad ng bills and download. Pwede ka rin mag-open ng new account at marami pang iba dito. So, enable ko lang yung biometrics login ko. Ginagawa ko to just in case na gusto ko mag-login ulit next time. Fingerprint na lang yung gagamitin ko. Mas convenient. Pero hindi ito highly suggested para sa ibang tao. Depende pa rin kasi yan. Let's say may ibang tao na nakaka-access ng phone ninyo may fingerprint doon. It means na pwede rin ma-access yung BPI online banking. So pwede kayong mag-login either gamit yung password nyo talaga or pwede rin naman yung fingerprint. And pwede na rin ako mag-log out dito. Pag nag-login ako, fingerprint lang. Hindi ko na kailangan i-enter yung username and password. From there, pwede na akong makapag-login. Also, meron dito nag-pop up na transaction alerts and offers anytime. Push ko na yung notification or na-enable ko na siya. So, sa akin okay lang. Pero hindi naman yung required. So, balik tayo dito sa computer. Click ko lang tong login. Bali, na-enter ko na yung username and password ko. Nagkamali lang ako sa password. So, ulitin ko lang ulit. Surprisingly, dito sa phone ko, ayan, it takes few seconds bago nag-log out yung session or yung pagkakalogin natin sa BPI. Akala ko kasi hindi siya mag-log out, pero nag-log out din eventually. And dito sa website, ito rin yung mga features na nakita natin kanina. So, pwede na natin itong explore, lalo sa mga succeeding videos, may mga pinakita kami kung paano magbayad ng bills, papakuryente like Meralco, or sa internet, pwede yan dito. And yung pag-transfer na rin ng pera at iba't ibang mga features pa, i-explore natin yan sa mga succeeding videos. So, andito yung mga tutorial na yan sa playlist sa baba, you may check this, and sana makatulong. And kung may naisip kayong ibang questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, pakicomment na lang din sa baba.